lang mga master. Mga bandang alas 3 ng hapon, umuwi na kami ni parang Richard at dumating kami dito sa aming hotel. Mga 4 o'clock na. Sobrang init. Nakakapagod yung maghapon kasi unang-una wala kami tulog eh. Kaya medyo na-miss namin yung higaan kaya umuwi kami dito sa aming hotel. Ngayon is share ko sa inyo kung ano ba itsura ng hotel na nakuha namin dito sa Italy. Budget sa Rome. Budget hotel. Ano pare ko eh? Tapos nakuha namin to ng 88 euro yun. Overnight na yun. Sulit naman kasi maganda yung room. Mura lang. Tapos malinis. Yun, una-una malinis. May makikita kayong dalawang pogi. Ayun, sa salamin. Tapos, may TV siya. May minirep. Ito. May minirep din siya. Kaya lang wala siyang laman kasi wala kaming nabibili pa eh. Pero ngayon, lalabas kami. Kasi kagigising lang din namin ni parang Richard. Natulog muna kami. Ang oras ngayon dito ay 6:30 na ng gabi. Pababa lang kami, bibili kami ng makakain para sa for dinner namin. So, ito, papakita ko sa inyo yung aming bed. Ayan, dito ako, si parang Richard. Ayan, medyo makalat na kasi alam mo na, we are boys. Tapos ito, papakita ko sa inyo yung aming toilet. Ayan, sulit siya, malinis. Merong bathtub. May dalawang towel. Tigisa kami ni paring Chad. Saka towel na maliit. Tigisa rin kami. Malinis, alam akong masabi. Yun nga lang, pagka nagpunta kayo dito, magdala kayo ng ano, pa-advise ko, magdala kayo ng toothpaste, shampoo, kasi hindi nila provide ang toothpaste, shampoo, saka toothbrush. Mas maganda magdala na rin kayo ng sarili nyo. Yan. Okay naman, malinis. Comfortable kami dito ni parin Chad. Yan. Pakita ko sa inyo yung labas. Yan. Ito yung hallway. Yan, malinis naman siya. So yan, doon na exit. Yan. Ito yung room namin. 414. So yun lang, in-update ko lang kayo about sa aming tiniran ngayong first day namin dito sa Italy. So si Parinchad ay naninibago kami sa pera dito kasi Mahirap tingnan. Saka huwag mo i-convert yung pera dahil talagang mahal ang bilihin din eh. Ay walang magagawa. Enjoy lang din ng ano, huwag puro trabaho. Enjoy din natin ang ating pagiging OFW. Yun lang, update ko lang kayo. Tapos tutok lang kayo dahil ano, marami pa tayong video dahil 6 days kami dito sa Italy ni Paring Chad. Bukas maghapon pa kami dito sa Rome at sa hapon babiyahe kami naman, papunta naman kami ng Milan dun sa tita niya. So yun lang mga master, update ko lang kayo ha. Alas 7 na ng gabi dito sa Rome. Lumabas kami ni Paring Richard, bibili kami ng for dinner, makakain namin. Ma-share ko lang sa inyo about sa pagka nandito na kayo sa Rome, bibili kayo ng ticket sa mga ticketing booth. Ang napansin lang namin ni Paring Richard, maraming nakaabang na mga homeless. Abangan nila yung mga sukli nyo. Hihingi, napakaraming homeless dito sa Italy. Tapos yung machine, pagka bibili kayo ng ticket, lagi sasabihin mag-iingat kayo sa mga magnanakaw dahil sobrang dami na magnanakaw dito, kaya ganito yung lalagyan namin, laging nasa harapan at laging yung hawakan dahil
Sobrang dami daw ng magnanakaw dito. Oo. Grupo-grupo sila. Kaya konting ingat lang kung gusto niyo pumunta rito sa Italy. At gusto niyo magbakasyon para ma-enjoy niyo yung bakasyon niyo at hindi mawala ang pera. Ganun lang ang gawin niyo. So yun lang, update lang. Maghanap lang kami ni Parin Chad ng mabibila ng tubig at kunting makakain. Dito sa Italy, napansin namin ni Parin Chad maraming poso na ganito. Kami gripong ganito, non-stop, ang lamig, napakalamig. Tapos pwedeng inuman. Ang mga lokal dito, dito sila may mga dalang kumire at inam sila dito. Pero buhay ng tubig to, ang lamig. So update ko lang kayo, habang naglalakad kami ni Paring Chad, nakakita kami ng lokal lang may ari, pero pagsilip namin sa loob, ang ganda nila ay mga Filipino food, kaya bumalik kami after ng grocery namin, kaya dito na kami maghahaponan. So, ipakita ko sa inyo yung mga menu nila. So ayan yung mga menu nila. So ayan, okay. Meron silang top silog, long silog, pork silog, daing silog. So all Filipino, all Filipino cook. Ayan. Medyo mura lang, 8 euro lang ang ano niya, presyo. Sayo pare ko. Ayan, ito yung pizza nila. Pizza 100 euro. Ito yung pizza nila. So ito yung tindahan. Ayan. Pagmamayari siya ng Italiano. So itong tindahan na to, ang tinda talaga nila, pizza, mga beer, ala. Tapos siningitan lang nila ng Filipino food. Kaya yun, dito kami napakain. Ang tinda talaga nila ay pizza. So ang in-order namin ni Parang Richard ay top silog para sa akin, sa kanya daing, saka sabi ni yung kabayan na Filipino, umorder kami ng bulalo. Kaya umorder na rin kami ng bulalo. Yun, atry natin. So yan yung kay Parang Richard, daing, silog. Ito yung bulalo. Ito naman yung sa akin, top silog. After ng masarap na hapunan, inantok na kami ni Parang Richard. Sulit yung binayaran namin doon sa aming hapunan ngayon dito sa Rome. So bali dito sa tinira namin, malapit lang kami sa lahat, sa train station, sa bus station, sa metro, lahat, sa kainan. Kaya kung pupunta kayo sa Italy, dito sa Rome, piliin yung malapit na sa city, sa train station, para lahat nandun na. Saka dito may mabibili kayo na ticket for 24 hours, pare kayo, no? Sa metro, sa train. Pwede na siyang gamitin sa bus at sa metro, sa train. May 48 hours din. 14 euro. Yung binayaran namin pang 24 hours, 7 euro. Kaya sulit na. Para mas makatipid kayo, saka hindi na kayo yung pila ng pila, bibili na naman ng ticket. Good morning mga master. Second days namin dito sa
sa room. Gising nung namin na ni Paring Chad. Ngayon, bababa kami eh. Pukulak na. Tingnan namin yung almusal. Yung kaalmusal dito sa hotel namin. Ah, hindi namin namuta. So, bababa kami ngayon. Tingnan namin yung almusal. Second day, room. Master, ito yung floor sa kami kakain ng almusal. Dito yung cappuccino, coffee. Yeah. Americano. Cappuccino. Sino? Americano. Yeah. So. So ito yung first floor, nasa first floor na kakain na namin ng almusal. Yung area. Okay, tingnan siya. Papakita ko sa inyo yung mga kakain, nakakain dito. Mag-out na kami, check out. Pasyal sa museo. Coliseo. Lagi ko nalilimutan yun. Time to go out. Time to go out. We are heading now to Coliseo. Coliseo. Galing na? Ano oras na ba? Eh ano na eh? 10. Bali yung binili namin ticket kahapon for 24 hours, invalid na siya. Hindi na namin nagamit. Kaya bumili na kami ngayon na panibago papunta sa Coliseo. $1.50. Pupunta kami ngayon ng Coliseo. Doon sa Coliseo. So nandito kami ngayon sa termini o terminal, main terminal. Pupunta kami dito sa Coliseo. Kita-kita tayo doon mga master. Siya ba ito? Coliseo. Ito na kami sa Coliseo. Dito namin, dito sa road. Dito naman ang aming ruta sa Coliseo. Ang daming tao at siyempre mainit. Pero okay lang, i-enjoy namin ni Paring Richard yung pagpunta dito sa Rome, Italy. Okay. Parang 300 just. Sa bali dito sa Coliseo na to, dito ginanap yung ano, yung gladiator. So once in a lifetime nakarating kami rito ni Paring Richard. Okay, it changes. Thank you.
So, papasok kami sa loob ni Parang Richard. Tatanungin namin kung magkano ang entrance. Si Parang Richard, wala na. Yun. Papasok kami sa loob, pipila. So, bali, bago kami makapasok sa Coliseo, kailangan namin mag-online. So, wala kaming signal dito at saka mahirap mag-online. Ang online ay ang babayaran ay 50 euro sa individual. Bali, 100 euro kami ni Paring Richard. Ngayon, may lumapit sa amin isang tourist guide at tinanong kami kung gusto ba namin na mag-tour na lang. May tourist guide na mag-guide sa amin. Ang babayaran namin ay 35 euro kada one person. So, mas ginrab na namin ni Paring Richard yun para hindi na kami mag-online at mas mabilis. Malalaman pa namin yung mga tungkol about dito sa history ng itong Coliseo. So, 70 euro ang binayaran namin. Dalawa na kami ni Paring Richard at mas mabilis. Hindi na kami kailangan mag-online. So, yun. Update ko kayo mamaya tungkol dito sa ating tour. Papasok tayo sa loob sa Coliseo. So ayan, binigyan na po kami ng ID para parang ito yung pagkakakilandan sa tour. Isang grupo kami, ayan, lahat nung nandiyan sa likod kasama namin sa tour. Yun, magkotour tayo sa loob ng Coliseo.